Ngayong araw ay tatahakin natin ang kahabaan ng MacArthur Highway papuntang bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur. Simula Antipolo ay dadaanan natin ang mga bayan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at La Union hanggang sa marating natin ng Ilocos Sur. Panayad lamang ang ating magiging biyahe dahil kasama ko ang aking misis at syempre may dala tayong mga gamit. Ngayong araw ay December 24, doon tayo mag-celebrate ng Pasko at sana maging maayos at payapa lang ang ating biyahe. Mag-enjoy sa bawat nadaraan ng bayan at samantalahin na masilayan ang magandang mga tanawin. Biyahe ay may sumatotal na distansya na 377 kilometers galing Antipolo. Ang usual na biyahe ay inaabot ng mabigit kumulang 12 oras pero depende pa rin ito sa takbo. Siyempre sa mga stopover na magaganap. Tayo naman ay hindi nagmamadali at ini-enjoy lamang ang ating biyahe. Hindi na ito ang unang biyahe namin pero sa pagkakataong ito, kami lang ng aking asawa ang magkasama sa biyahe. Malayo man nakakapagod ang biyahe na ito pero alam namin na hindi kami bibigwin ng aming destinasyon. Oh, takot naman. Sa bahaging ito nga ay tinatahak natin ang Claridel Bypass Road patungong Nueva Ecija. Ang Claridel Bypass Road ay may kabuuang 22.65 kilometers na halos diretsong daan. Mahaba ang parte ng kalsadang ito kaya hindi maiiwasan ng iba ang magpatakbo ng matulin. Kaya kailangan natin ng doble ingat pero dahil nga sa haba ng daan ay minsan tatamaan ka ng antok. Kaya kailangan sa mahabang biyahe ay kung makaranas ng antok ay huwag pipilitin at minto na lamang una. Thank you.
Sa hinaba-haba nga ng ating biyahe ay narating na natin ang boundary ng Tarlac at Pangasinan. Nabot na tayo ng hapon dahil tulad ng sabi ko, hindi naman tayo nagmamadali at sa ganitong biyahe ay mahalaga na nakakapagpahinga tayo at pati ang ating motor. Pero bago ang lahat, hindi pwedeng hindi tayo mag-picture. Siyempre. Tara, tuloy tayo sa biyahe. Dito nga ay narating na natin ang bayan ng Rosales dito sa Pangasinan. At tuminto naman tayo sa isang gasolinahan para sa isang CR break. Dito nararamdaman na namin ang pagod pero hindi pwedeng sumuko. Malapit-lapit naman na tayo. Malapit sa malayo. Ang sa buhay lang natin yan. Basta papagod tayo, nahihirapan. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. Basta tama ang paraan, tsak makakaraos din tayo. Kailangan na natin bumalik sa daan at magpatuloy sa ating biyahe dahil malayo-layo pa nga ito. Dito sa ating biyahe ay madadaanan natin ang mga bayan ng Villasis, Urdaneta, Puso Rubio, Binalonan, patungong La Union. At doon, hihinto tayo sa isa sa popular na tulay na nagdudugtong sa bayan ng Pangasinan at La Union. Thank you.
Sa wakas ay narating na natin ang arko ng La Union. Iinto muna tayo dito dahil malayo-layo din ito sa huling intuan natin kanina. At syempre, magpipicture-picture na din tayo. Ingat lang dahil halos tabing kalsada na ito mga kaibigan. Dito kahit ramdam na namin ng pagod ay napapaway din ito ng mga tanawin na aming naaabutan at natutunghayan sa daan. Kaya naman ang biyahe, kailangan enjoyin natin at hindi kailangan magpapilis. Mas maganda ng ligtas at walang nangyayari sa atin na hindi maganda sa daan. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hangad sa buhay, mga pangarap na gustong maabot, at mga bagay na gustong maranasan. Ano mang hamon na dumating sa iyo ay pilitin natin lagi na magpatuloy. Basta't alam mo na wala kang natatapakang tao. Kung meron man sa iyo may inggit, eh problema na nila yun. Basta't ang importante, masaya ka sa ginagawa mo. Dahil ano't ano pa man, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Biyahe din ito para sa inangan na makasama ang mahal sa buhay at biyahe para sa bagong karanasan. Biyahe para sa mga lugar na hindi pa napupuntahan. Biyahe para makapag-desisyon sa mga plano natin sa buhay. Don't leave me here high and dry. Oh,
papel ng pamilya sa bawat isa sa atin. Sila dapat ang sandigan natin, inspirasyon sa bawat plano natin sa buhay, at ang pahinga natin sa mga pagod na minsan hindi na natin maintindihan. Science 7, Ilocos Sur. At parang kasama ko si Tim. Hindi niya makita, no? Eto, oh. Chinan! Ito naman si Basha. Ang walang si Pink Girl. Ano mga sarapan ko? Ano po? Basketball! Kaya. Pagay, makaway. Ito yung ating ko. At sexy niya, no? Giving me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Sa pamilya din unang nauulma kung anong klase tayong tao. Kaya pahayagahan natin ito. Sanayin natin na maging masaya sa mga plano ng bawat miyembro ng pamilya. Lalo na kung hindi naman ito makakasama sa tapos, makakatulong pa ito sa pagkuma ng kanyang pagkatao at pagpapaunlad ng kanyang sarili. Bitalag tagutin Ilocos Sur. Here we come.